Umaasa ang kapo ni Negros Oriental Representative Arnie Teves na papawiin ng Kongreso ang 60-day suspension na ipinataw sa mambabatas. Kaugnay niyan mismong ang kapatid naman ni Congressman Teves na si Pride Henry, hiniling na rin na umuwi na siya sa bansa. Si Bella Lesmora sa detalye. Bagamat gumugulong na ang 60-day suspension na ipinataw ng Kamara kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves, umaasa pa rin ang kampo ng suspendidong kongresista na babawiin ito ng mababang kapulungan ng Kongreso sa lalong madaling panahon. Sa apela ng kampo ni Teves na ipinadala sa House Committee on Ethics and Privileges, nanindigan silang hindi naman nagkaroon ng disorderly behavior ang mambabatas dahil magalang naman ang naging komunikasyon niya sa mga kasamahan at kaya lamang siya hindi makauwi sa Pilipinas ay bunsod ng matinding banta sa kanyang buhay. Hiling ng kampo ni Teves sana ipayagan na muli ang kongresista na makabalik sa serbisyo. Bago naman ito, may hiwalay na apela rin sa Kamara si Pamplona Mayor Janice De Gamo na byuda ng pinaslang na gobernador ng Negros Oriental na si Rowel De Gamo. Hiling niya, imbes na suspensyon, dapat ay expulsion pa nga ang ipataw kay Teves o tuluyan na siyang tanggalin sa pagkakongresista dahil umano sa kanyang pagkakadawit sa pagpatay kay Governor De Gamo. Sa ngayon, nakareses pa ang Kongreso kaya't hinihintay pa ang magiging pasya ng Kamara ukol sa mga apela. Pero pagtitiyak ni House Ethics Committee Chairperson Felimon Espares, makakaasa ang publiko na pag-aaralan nila itong mabuti. Ang hamon lang ngayon ay kung magkakaroon sila ng quorum o sapat na bilang para makapagsagawa ng committee hearing dahil karamihan sa mga kongresista nasa kani-kanilang distrito na. Habang inaabangan pa ito, tuloy-tuloy naman ang mga panawagan para kay Congressman Teves na magbalik bansa na. Ang pinakabagong ang humiling nito sa kanya, mismo ang kanyang kapatid na si dating Governor Pride Henry Teves na idinadawit na rin sa De Gamo Slay case. If it's the President himself who guarantees his safety, I think he will be safe now. Maybe to stop all this and put and shed light on everything, maybe it's about time he comes home. Bukod naman dito, marinding itinanggi ni dating Governor Teves na sa kanya ang mga na-recover na matataas na kalibre ng armas at pampasabok sa kanilang compound sa Negros Oriental kamakailan at wala rin umano siyang kinalaman sa De Gamo Slay case. I am a terrorist bombing survivor which claimed the life of 6, 3 of my staff and almost took my life away. Life was very hard for me after that. But after I overcame all those hardships, I was happy because it made me a better person. And in this second life of mine, I will never do anything bad to waste it. Ngayong parehas silang naharap sa kontrobersya sa magkahiwalay na pahayag, kapwa umaasa ang magkapatid na Teves na sa huli, malilinis din ang kani-kanilang pangalan. Base sa House calendar, nakatakdang magbalik sesyon ng Kongreso sa May 8. Mela Las Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Kinwestiyon ng abogado ng tatlong suspect na naaresto sa property ng mga Teves ang paglilipat sa kanila sa Maynila mula Negros Oriental. Ibinunyag naman ang mga suspect na may nanggigipit sa kanila para magsalita laban sa mga Teves. Si Luisa Erispe sa report. Rise and Shine, Luisa. Isiniwalat ng abogado ng tatlo sa mga suspek na nahuli sa lupain ng mga Teves na ginigipit umano sila ng mga otoridad para magsalita laban sa pamilyang Teves. Isa na dito ang hinggil sa mga nadiskubring armas at mga pampasabog na nakabaon sa sugar mill ni dating Governor Pride Henry Teves sa Santa Catalina, Negros Oriental. Yesterday I was with Nigel Junilo and Jason. And kausap ko sila at sinabi nila sa akin na they expressed their fear kasi from day one of their arrest up to yesterday at least nang dinala ko sila, sinasabi nila sa akin na pinipressure sila na aminin na ang mga armas, alleged firearms na na-recover during the raid last time. Ang nag-utos daw na magbaon noon ay si Congressman Teves as well as yung kapatid niya na si Governor Pride. Pressure to file several malicious cases against them. Sabi nga mismo ni Nigel, sinabi niya sa akin na sasampan daw siya ng kung ano-anong kaso.
kung hindi makipag-cooperate. It may be more on psychological as well as emotional pressure. Bagamat hindi naman tinukoy ng mga suspek kung sino talaga ang umano'y nanggigipit sa kanila, hinala ng mga abogado, posibleng may kinalaman dito ang PNP Crime Detention Investigation Group. Wala silang sinasabi as of now, pero I assume yung CIDG kasi doon sila naka-detain po. Sila po yung may custody ng mga taong ito. Kine-question din ng mga abogado ang pagdala sa mga suspect dito sa Maynila mula sa Negros Oriental. Na napansin namin that adds pressure dito sa mga na-aresto ay yung offense nangyari sa Bayawan, sa Negros, pero lahat sila biglang dinadala dito sa Manila away from their families, away from their support, away from their lawyers. So, kaya talaga nakakadagdag pressure yan dito sa mga tao. Sinabi naman po ni Secretary Abalos na wala daw kinalaman yung mga raids dito sa Degamo. So, I would say that this is not within the ambit of the order of the Supreme Court saying that the venue for all cases involving the Degamo murder will be in Metro Manila. Naghahanda na ang kampo ng mga suspect na maghain ng kaso sa Commission on Human Rights at may panawagan din sila kay DILG Secretary Benhur Abalos. I will ask the family of Nigel as well as the other two respondents to go to CHR to convey their complaints about that kind of pressure and harassment, and as well as their lawyers, we will also make sure to expedite the process. I am respectfully imploring Secretary Abalos. Kami po dito ay mga kapwa mo abogado. I do not believe at this point na meron po kayong kinalaman dito sa panggigipit na ito. So under nyo po ang mga kapulisan. Pakitignan po itong ginagawang ito, please lang. Agad namang sinagot ni Secretary Abalos ang mga paratang ng kampo ni Teves. Basta ako, ginagawa namin sang-ayon sa batas ito. Ha? Yung panggigipit nila ngayon, lahat sabihin na nila. Alam mo, ako'y sawang-sawa na talaga sa pagtutulog siya sa akin. Patagal na yan, isang buwan, hindi ko na lang pinapatulan eh. Pero kung minsan, pasensya na rin po kayo kung nakakapagsalita ako ng hindi rin maganda. Dahil sobra na ginagawa eh. Talagang hindi na makatao. Samantala, hinggil naman sa preliminary investigation sa illegal possession of firearms and explosives na nakumpiska sa bahay ni suspendidong Congressman Arnolfo Teves Jr., naging mabilis lang ang pagdinig sa Department of Justice. Nagsumiti lang ang PNP-CIDG ng mga karagdagang ebidensya at pag-iisipan pa ng kampo ni Teves kung magsusumiti na sila ng counter-affidavit sa susunod na pagdinig. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.